ulan siya na yan, naginayin dyan. Siguro, halos araw-araw yan, yan dyan. Pero na ako dumating doon, January 11. Ano? Sa loob hanggang February 2, dumami na yan sila. Binilang ko yan, more or less mga 50 plus. Nakaikot yan sa left side ng Pag-asa Island. Halos lahat ng mga sandbars doon, bahura, pinunduhan na nila yan, binantayan nila. Kasi meron tayong tatlong sandbars doon. Yung sandbar 1, sandbar 2, and sandbar 3. Yung number 3, yung malapit sa atin yun, yung secret island na tinatawag namin. Halos lahat ng bahura dito sa left side ng Pag-asa Island, napunduhan nila. Hindi ibig sabihin nakapundo doon sa bahura kasi masisira yung lansya. Sa paligid ng mga malalalim na ako. Hindi na kami makalapit eh. Ginugwardya na nila doon. Wala, nandun sila, hindi na umalis. Doon sila, hindi na umalis. Maga, maghapon, lahat, gabi, doon na sila lahat. Doon na sila umalis. Ibig sabihin ka nila yun. Doon na umalis eh. Kung nangisda lang, okay lang. Pwede sila umuwi sa araw, di ba? Sa subirip. Diyan na lahat sila nakapundo. Araw, gabi, diyan na. Ganyan lang sila. Diyan lang sila talaga. I don't know kung anong purpose nung malapit sa amin. Ha? Yung mga lansya na malapit dun sa amin sila. Merong malapit eh. Mga apat siya, lima. Malapit lang siya. More or less mga 500 meters lang. Baka minomonitor yung project namin natin, ano? Yung malalaking project natin doon, minomonitor nila yan. Kasi malaki yung halagan yan. Pantalan yan eh, tsaka beaching ramp. LGU tsaka AP. Naapekto na ngayon, dati hindi. Yung mga fisherman namin pag lumalapit doon sa sandbar tree. Yun po talaga yung aming pangisdaan. May ikaw na yan, may lumalapit na agad ng mga vessel ng China. Parang kung ka, bubugawin ka agad para hindi ka makapasok sa loob nila. Para hindi ka makalapit dun sa kwan, sa sandbar tree. Sabagay, yung mga isda namin, mabilis din naman. Kaya, atras na lang sila. Pero wala namang harassment na sinasabi. Ba? Kung lang yun. Parang hindi ka lang makapasok sa loob. Ayaw ko lang kung anong dahilan, bakit kami. Samantala atin yun. Sa atin yun. Sa kopya ng 12 nautical miles from the seashore. No, hindi sila nangangamba dyan. Sanay na sila sa ganyan. Tsaka sa gabi pala, sabihin ko sa iyo na paggabi, ang liwanag, nakailaw sa lahat. Parang isang siyudad. Ang liwanag ng mga lansya. Yung mga mangisda namin, nagasumbong lang sa akin, ano? Kasi nandun ako. Ganon din, sinusumbong nila sa mga island commander, yung mga Navy na official doon. Wala. Nire-report lang naman yan dito sa mainland, sa headquarters. Tapos the following day, nakikita mo na yung may plane na. Parang nagpapatrol sila. Pinoconfirm kung talagang totoo yun. Lilipad yung plane. Parang yung tatawag na marpat. Kaya medyo nakakasama din ang loob, ano? Kasi meron naman yan na meron na rin result, di ba? Yung sa arbitration ko, ano? Atin niya, di ba? Kaya lang. Na dapat tayong bubugas sa kanila, di ba? Baliktad eh. Dapat sila ang papalayo natin doon, di ba? Atin niya, ni. Wala tayong magawa eh. Siyempre, gumagawa rin naman yung national natin, lalo ng ating presidente, di ba? Kung maaari, wala talagang war, wala ayaw nilang gera, wala tayong magawa doon. Kaya lagi yung usapan na lang yung, naantayin na lang natin yung code of conduct na gagawin nila. Magka-experience ako doon ng January 22, 7 o'clock in the evening. Merong kwan, biglang lumilipad na kwan. Helicopter. Pero wala naman siyang spotlight nakakuan sa baba, no? Ilaw lang siya. Yung signal ang ilaw.
Pero helicopter talaga. Labasan yung mga tao, di ba? Pati yung mga military doon sa kampo nila. Hindi naman nagtagal at paikot-ikot lang tapos umalis na rin. Kinabukasan, meron ng patrol ng military aircraft. Mas mataas lang po doon ng kaunti sa tower. Ganun. Maingay talaga, maingay kasi helicopter. Natakot din, baka may mag-tiyanang kuha, di ba? Pero pinagbas na lang namin hanggang sa umalis. Ganun. Labasan talaga yung mga tao. Saan nagpunta? Papunta na po doon sa portion ng Subirip area, pag ganyan. Doon nag-landing? Doon siya papunta, hindi namin alam kung nag-landing siya doon. No? Doon po siya papunta. Basta yung lugar ng basahan yung Subirip, doon siya. Kasi kung dito sa kabila, wala naman dyan mga kwan. Doon talaga sila pamunta. Sakripisyo nga yung mga mamamayan ni Mayor doon. Gustong-gusto nila roon. Matay mo sila doon, lalaban sila doon. Ito mo, sinakripisyo nila yung pamilya na doon. Mga andun yung mga apo, mga anak, andun na. Di sila natatakot. Kahit na sabihin pang may mga Chinese dyan,